guys! So for today's video, magre-review tayo ng SUV ngayon. Pinapakilala ko sa inyo ang Suzuki XL7 7-seater. So guys, ito ay pangpamilya talaga. Kasyang-kasya kayo. Match na match sa inyo to at kasyang-kasya kayo dito. So guys, ito umpisan ko sa kanyang panlabas. Ang kanyang headlight guys ay meron siyang DRL, so daily running light. So ito siya. Itong part na to naka LED lights na rin yan guys. So maganda rin naman siya. Tapos ang kanyang gilid ay mayroong mga may nakalagay isang emblem dito guys. Yan, color black, tapos parang may lining na yan, good siya. Tapos meron na rin siyang pinaka crash guard niya, itong gilid niya. So nakadugtong niyan papunta doon sa harap. Yan. Tapos papunta sa gilid siya. Tapos guys, meron din siyang roof antenna. So hindi siya kagaya ng mga fin antenna, yung parang sa palikpik ng isda. So yun. So, yung kanyang windshield naman, tama lang. Tanaw mo yung kabilang side niya pag magliliko ka, kaliwat kanan. So ito, sa nakikita nyo, may mga accessories na kasi siya. Kaya medyo gwapo na siya tignan. Accessories. Ito siya. Tapos pag bubuksan mo yung pintuan mo, maglagay na rin kami. Yan. Tapos yung kanyang fuel tank cover, yan. Meron na rin, lagay namin sa likod. Yan. Meron na siya. Mga accessories, nilagay na rin namin. So guys, ito nga pala sa top of the line ng Suzuki. So yan. Suzuki XL7. So extra large 7-seater. Kaya XL7 siya. Kaya yan. So upisan natin sa likod guys. Buksan na natin. Yan. So yan guys, sa likod makikita nyo. Yan, maluwag pa siya. May space dito. Tapos, yan. Masa sa loob. Video mo kasama ako. Kasi ito, makikita nyo guys, diba? Yung kanyang back seat. So, angat mo lang to. Tulak mong ganun. Yan. Kung magkakarga ka, yan. Kung marami kang binili, namalingki ka, yan. Baba mo lang to, so kukuha naman siya. So, ang kasama na ito, meron siyang yan yung mga niya. Reflectorize niya. Tapos meron siyang mga tools na ito sa gilid. Yan. Dito kumpleto yan, nandiyan sa loob. Yan. Mga patanggal ng gulong. So ito naman yung mga kanyang mga reflectorize niya, kumpleto rin. Yan. Yan. Yan, kompleto yan. Mga hazard. Okay. Check natin. Okay. Ngayon punta naman tayo sa front seat niya, sa driver seat. Go. Ready to? Ready. So guys, dito sa kanyang dashboard makikita natin. Silipin niyo to. Yung kanyang pagano carbon niya, black carbon. So napakaganda yan, kinis. Agad dito yan, guys. Yan. Dito naman makikita niyo yung Android Play niya. So, para siyang tablet kung makikita nyo. So, parang 12 inches siya eh, no? Ganda. So, kitang-kita mo talaga. Nandito na lahat. Pwede may connect dito yung cellphone mo. So, gusto mo mag-Google Maps, connect lang dito. Bluetooth lang. Sounds, dito na. So, walang problema. Meron nga pala itong parking sensor. So, pag-atras ka, kung malapit nang bumangga, mag-a-alarm siya, tutunog siya. So, try natin. Tinan nyo kung gaano siya kalinaw eh, no? Diba? Goods na goods. So, ito na siya, diba? Tapos dito mag-alarm na siya sa rin. Okay. Okay, mamaya i-road test natin. Subukan natin kung okay yung brakes, lahat, yung speed, kung malambot ba o matigas o
goods na i-drive para sa kung safe siya. Okay. Tapos yan, dashboard siyempre, meron tayong cover kaya dagdag dito sa gitna niya. Meron siyang labasan ng aircon dito. Yan, pipitin niya lang yan. So pag maglalagay ka ng bote na tubig dito, yan, malalambigan siya rito. Kaya okay na okay din, goods na goods. Yan. So, siyempre, meron din carbon dito sa gilid. Ah, nandito naman kanyang dashboard panel. Tapos yung mga control niya. Siyempre yung cellphone mo, kung i-coconnect mo, nandito. Bluetooth. Pag sasagot ka ng tawag, okay din, nandito. Dito yung kanyang volume. Nandito yung kanyang channel para sa FM. Yun. Tapos yan, speedometer. Tapos yung RPM niya. Speedometer, RPM. Yan. Kompleto siya. Tapos yung kanyang... yung kanyang fuel meter ayun sa banda. Ayan. Okay. Tapos ito yung kanyang USB auxiliary USB. Ayan, nandyan. Pag mag-charge kayo, nandyan lang siya. Ayan. Okay. Meron din yan dun sa likod. So, titignan natin. Let's go. Tapos siyempre, automatic transmission. Ayan siya. Kung makikita nyo. Press. Tapos meron siyang ano rito. Ah, para sa RPM niya. Ito. Pag pinindit nyo, gagana ito. Kung subukan yung RPM niya, yan. Ito nga pala guys, ito yung kanyang, yung sa headlight niya. Kung gusto mo nakatingala or nakababa, o kung ayaw mo nasisilaw yung kasalubong mo, yan. Yan, pitin mo lang yan, 5, hanggang pababa, hanggang number 1 to 0, yan. Okay, so, let's go. Ito tayo sa kabila. So, may teddy bear ito, may nakaupo na. Okay. So, urong natin. Yan. So, dito naman guys, maluwag naman yung clearance niya. Yan o, napapansin nyo. Maluwag naman yung clearance niya. Yan. Okay, tinan nyo. Okay. Tapos meron din ditong... yan. So, may nabibili yung mga adapter, diba? Yung mga pang-charger din. Pang-cellphone, yan. Pang-USB, yan. Dito sinasaksak, diba? Okay, so meron din yan. Tapos yung clearance niya, okay. Ah, meron ding aircon dito, guys. To, adjustin niya. Yan, makikita nyo. Yan. So, hindi ka talaga maiipit dito. Maluwag na maluwag pa. So, tingnan natin ito sa likuran sa pinaka last na po yung sa likod. So, ganito lang, guys. Ito. Ilahin nyo lang to. Hindi ako tapos tulak. So, pupunta ako sa loob. Napakaluwag pa. Maluwag pa talaga siya dito sa likod. So, ito kasi nakahiga siya. Kaya akala natin masikip. Pero pag ginanyan mo yan. Luwag. Tapos pwede mo din yung higa naman to. Para maluwag siya. So, ito siya. Yan o. Oh. Agal pa kagalaw ka talaga o. Oh. Napakaluwag pa niya. Yan. Yan o. Oh. So pag tinutulak mo yung likuran niya, sumasabay yung inupuan mo, umatras din. Kaya yan. Duwag. Sarap pala o. Oh. Nakikita niyo. So gusto na good siya para sa mga pamilya. So tama-tama to sa 7-seater. Tapos meron pa pala rito guys sa gilid, sa batang kaliwa. Meron pa rin ditong yan. Charger pa rin. So, bili ka lang yung mga binibili adapter. Okay. Gusto tayo, guys. Okay, let's go. Pag nakagano yung direction, ano? Okay, patay mo muna, heart. Kasi tayo sa gulong. Ah, itong gulong niya sa front wheels niya ay, ang size ng gulong niya, ito. 195x60x16. So, okay na ako sa good sa goods. Yung clearance niya, okay lang. Talsik ng tubig, okay lang. Hindi siya masikip. Hindi siya na maglalaro talaga yung tubig kung umuulan. So, hindi siya matalsik. So, okay. Sa rear niya, ang size naman ng gulong niya is 195x60x16 pa rin. So, same lang pala. Same ng gulong. Same size. Okay, goods na. Goods na goods. So, test na natin. Jeez! Okay na. So, tatry natin yung brake niya, guys. Kung good siya. So, ayan. Try natin. O,
Okay yung brake niya, guys. So, konting apak lang. Talagang mararamdaman mo yung preno niya. So, subukan pa natin. Pati pagligo niya, swabing-swabing lang, guys. Yan, oh. Yan. Okay na okay siya, oh. Ngayon, susubukan natin yung kanyang preno. Yan, oh. Smooth na smooth. So ako hindi ko gano'ng binibigla pa dahil siyempre kasama natin si Mrs. Siguro, pero kung tagang bigla ng preno, malakas naman siya. Kasi nga, ito nga, konting piga ko lang ng preno, kumakapit na, yan, oh. So gusto na good siya. Okay. So balik tayo. Kaya sa pangat naman, gusto mo siya sa pangat, yan. Hindi naman siya nabibitin. Malakas siya humatak. Yan. Ko. Kitang-kita mo yung gilid niya pag lumiliko ka, oh. Di ba? So, yun. So, ang price nga plan nito, ang SRP niya is 1,252,000. So, kung kukuha ka naman ng 5 years na hulugan, so ang monthly niya is 24,000 pesos. So, pwedeng-pwede na kayo mag-avail. Magtanong na rin kayo sa lahat ng mga brands ng Suzuki. So yun guys, nagkaroon tayo isang mabilis ang review. Dahil syempre, first time natin magre-review. So sana naintindihan nyo. Pero at least nagkaroon kayo ng konting idea kung magkano yung presyo niya, kung anong meron sa SUV na to. So, oh, sa baby ko, gagawang slide. Slide. So ito yung top of the line nila to. Kaya ito rin pinili namin. So hanggang dito lang yung video natin, guys. So maraming salamat sa panonood ng ating mabilisang review. God bless you all. Thank you.